Hold your copy of your module and let's check your work. Okay, let's check your work. Pwede na? Pwede nyo na? Napag-aralan nyo naman na yan. Let's check your work. Let's have the pretest. Okay po. Let's have the pretest. Meron na? Okay po. Let's have the pretest. Okay. I'll just check the... Let's check your paper. Okay, number one, what's that? What is that? What kind of or what form of visual media is that? Film. What? Anybody? To answer, that is a... Movie spot. Yes, very good. That is a movie. Cinema. Okay. Kapag sinagot cinema, sige, checkan nyo na. But the correct answer is movie. Doon sa video niya, sinabi niya na kung anong sagot dyan kung pinanood niyo yung video. Tama ba ako? Tama ba ako? Sino nanood okay, ng... Sino nanood ng video lesson doon sa Facebook? Yes, very good. Okay, isa, dalawa... nanood. Pinost ko pa man din yan ng maaga para lang mapag-aralan nyo, mapanood nyo, para makuha nyo na yung sagot. Para hindi kayo pahirapan, di ba? Sabi nga sa DepEd, sabi nga na dapat daw, hindi kayo papahirapan kasi may pandemya. Ano naman yung parent nyo? Oh, and unat-unat din pag may time. Jemard, bakit nakataas kamay mo, Jemard? Wala lang. Exercise lang. Okay. So number one is movie. Next, number two. What is that? Number two. That is news. News. Okay, balita. News. Next, number three. You check your paper. Are you checking your paper? Opo. Okay. You check your paper. Next, number three. What's your online answer for number shopping. Three? Online shopping. So, therefore, that is a what? If that is online interview. Interview? Ano ba yung nasa picture? If that is online shopping, so therefore, that is an advertisement. Number three, advertisement. Next, number four. What is that? Ayan, alam niya. Number four, that is... What's that? That is a video game. We got the correct answer. We got the correct answer for number four. Video game. Meron ba? Ano po? Sige, sige. Pwedeng magtanong. What's your answer? Bakit parang wala naman sumasagot? Wala atang nagsagot. Sino nagsagot sa number four? Sure na to. Julian, what's your answer? Ano ba to apelyido nito? Uy, anybody? Parang wala akong kausap ha. Tawa-tawa lang? Tawalan tayo? So number four, the answer is video game. And then number five, the answer is interview. Oh, sige, who got five? Raise your hand. Okay. Very good. Is that your name? Tia May? Yes? Yes po. Okay. Baliktad po yung amin. Yung number, tawag dito, yung number four po yung interview. Ah, baliktad. O sige po, number four yung interview. Yung number five po yung online game, video okay, game. Okay, number five yung video game. That's correct. Sige. Julo-julo. Julo-julo.
Julo-julo siya. Okay po. Ang julo-julo nito, no? Papabarangay ko to mamaya. Okay po. Sige. You check your paper. Kung nagkabaligtad, sige. Check nyo na. Okay. I hope naka-perfect kayo kasi balibaligtad. Okay po. Next, let's go to, in looking back, nasagutan niya, diba? Last week, we studied about real and make-believe. Am I correct? Yes, po, let ma'am. Me see your thumbs up. If you hear my voice, if you're still hearing me. Okay, very good. When we say it's when we say real, it is possible to happen in real life. When we say making believe, it's impossible to happen in real life. Okay po? Okay. Sagutan niyo yan. Sige, number one, let's try. Filipinos carry a house and help each other in a spirit called bayanihan. Is it real or make believe? Real po, ma'am. Real. Real, general. Okay, real. Next, number two. We are made to jump several times before New Year's Eve so that we will grow taller. Is it real or make-believe? Make-believe. 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 Ilang beses na ako tumalon. Hindi naman make-believe. Ako tumangkad. Ganun ko rin na ito. Okay, next, number three. Dreams tell us our future. Is it real or make-believe? Real po, ma'am, real. What? Make-believe. Make-believe. Hindi niya naman pwede sabihin kapag na naginip, ah, magiging ano daw ako, magiging kata-artista ako sa panaginip ko. Make-believe. Hindi naman nangyari. Ano ba naman yan? Diba? That's make-believe. Number four, our mother and father both do household chores. Is it real or make-believe? Really? Okay. Yes po. Queenie, on yung camera mo. Alexa, Kylie. Oh. How are you? Aba, how are you? On yung camera niyo. Oo, yan eh. Ang papogi niyo naman. Ang gaganda, diba? And number five, education is one way of achieving your goals in life. Is it real or make-believe? Real. Yes, it's real. Okay. Real. Who got the correct? Who got the perfect score? Yes. Very good, Johan. Hey, Alexa. Frasan. Frasan ba? Frasan. Julian. Frasan. Frasan. Okay, thank you. Very good. Okay, let's go to our main lesson for today. I'll read what's written on your mobile, ha? Just listen. You just follow. 2 years, just 2 centuries okay. ago, the word media was first used so before daw, so can you turn off your microphone muna para makapagsalita na si teacher. Ayan, just listen first. Magkukwento si teachers. So, 2 centuries ago, when describing media, automatic daw yan, sasabihin nila is, dyaryo. Ah, media? That is newspaper. Although it has different forms like mass media, print media, and the visual media. Meron daw iba-ibang anyo ang media. So, mass media, when you say mass media, maraming tao. Marami, kaya nga mass. Next, print media, ito yung mga nakasulat, naka-print. Okay, and then the last one is visual media. Pag sinabi natin visual, visual, nakikita. Alright, nakikita ng ating mga mata. Generally, its purpose is just the same. So kahit iba-iba pa yan, nakasulat, nakikita, o kaya maraming tao, pare-pareho lang din ang purpose niyan. Media is a channel of communication. Sige nga, sabay-sabay. Media is a channel of communication. Go. Media is a channel of communication. Okay, very good. Media is a channel of communication. Okay, pag sinabi natin channel, ito yung paraan. Okay po, ito yung way.
this is the way of communicating. Diba? Like this. Okay, we are in Google Meet. So therefore, this is also a media. Am I correct? Yes or no? Am I correct? Yes. Yes, this is also a form of communication. How about Facebook? Is that media? Yes or no? Visual. 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 Media. How about TikTok? TikTok is also a form of media? Yes or no? Yes, very good. That is also a form of media, yung TikTok. No, how, what about Twitter? Meron ba kayong Twitter? Ayan. Tweet. We have Twitter? Ah, sige, wag na lang Twitter. IG. Sino ba may IG sa inyo? Raise your hand. Hello niyo ako sa IG. Charot. Okay, that is also a form of media. Because media is a channel of communication. Diba, pakikipag-usap, nakikita mo, nakikipagtalakayan ka, or whatever you like. Next! Oh, pag in-screenshot niyo yung ano natin, yung harap natin, o kaya may record niyo, is that also a media? Can it be called media? Kapag in-screenshot niyan? Ma'am. Ah, Gemma? Oo. Yes or no? Oh, sabi ni mama mo. No, hindi. No? Julian, no? Sabi mo? Yes. Ano ba talaga? Yes or no? Kapag in-screenshot mo yung Google Meet natin, o kaya ni-record nyo, binidyo nyo siya. Yes. Yes. This is also a media. Kasi nga, nagko-communicate tayo kahit ba hindi yan gumagalaw. Diba sabi nga, pwedeng print. So, pwede siya i-print. Pwede niyo siyang tingnan. Okay po. Kasi ang dami-dami nyo. So, therefore, this is also a media. Kasi nagko-communicate tayo. Okay po. And the next, there are three types of visual media. Visual na, visual media. Namely, the images. Sabi nga, diba sabi ko, pag in-screenshot nyo, also a media. So, images, videos, and infographics. Again, what are the three types of visual media? Sige, anybody? Sabihin po, the three types of visual media are images, videos, and infographics. Infographics. Can you repeat that? Types of visual media. Sige, practice muna. Jemar, pwede mo ba yun ulitin? Hawak nyo naman module nyo eh. Gusto ko lang marinig boses nyo. GMA. Oh, sige, hindi tayo. Ah, yes, Johan! Three types of visual media, namely image, video, and infographic. Very good, Johan. Thank you, anak. Another, can you say that again? Queenie, ikaw, kamusta naman? Kamusta man tayo dyan? Alexa? Babasahin lang. O sige, sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw na lang. Ayaw mag-isa, sabaw-sabaw. Ready? There are three types. Ready? Go. There are types of visual media, images, and infographics. Thank you very much. Okay, next, let's move on. It is seen oftentimes on televisions, smartphones, newspapers, magazine, billboards. Do you know what billboard is? Have you seen a billboard? Nakita na ba kayo ng billboard? Opo. Saan, Julian? Saan ka nakakita ng billboard? Saan? Saan na po? Sa EDSA. Saan pa ba? Huwag na kayo lumayo. Malapit lang. Gusto kayo malapit lang. Saan ka na? Saan? Tao po. Saan ka nakakita ng billboard? Di nyo pa ba nakita ng billboard? Saan? Malengke. Sa palengke may billboard.
Saang palengke yan? Yung malalaking palengke. No? Candaon, yes po. Sa ano, Metro Plaza ba yan? Yes! Opo. Diba? Sa Metro Plaza, meron na yan dyan. Yung billboard ko, nakita niyo na ba? Nakaganan. Nakita niyo naman yung billboard ko. Charot. Tandaon. Ha? Hindi nyo ba nakita yung billboard ko? O sige, huwag nyo nang tangkaing tingnan kasi baka mahuli tayo ng polis. Okay, another. Computers, screen projectors, and other mediums and devices. Usually, madalas natin yan makita sa TV, no? Sa cellphone. Yan, madalas yung mga form of visual media na yan. Sa Facebook, grabe pag nagpa-pump sila, pagpa-pump in, di ba? Pasok ng pasok yung mga commercials yan, mga advertisement. Tama ba? Sa smartphones. Sino ba may cellphone na? Okay, no? Lahat nandiyan na, yes. Lahat yan, yung visual media na yan, napaka-madali na nating makita in any form. Okay po. It serves different purposes like, so meron siyang apat na purpose. Ano yung apat na purpose niya? Una, bakit ba kailangan pa ng visual media, children? Una, to express an opinion or point of view. Okay, to express para masabi yung opinion or point of view. Kung nanood kayo ng balita tonight, yung interview about Cayetano, sino nakapanood ng balita kagabi? Sino yung isang pumalit kay Cayetano? Sino yun? Si Gaylord. Si Gaylord. Gaylord po, ma'am. Gaylord. Anong apelido niya? Anong apelido niya? Ten. O, basta yun na yun. Diba sabi ni Cayetano dun sa video niya kagabi, sabi niya doon, o sige, nag-irrevocable resignation na siya kasi pinaupo na sa pwesto si Gaylord, diba? Bilang, ano yung pwestong pinalitan sa kanya? Kay Cayetano? Spokesperson. Ano? Spokesperson. Ah, yes. House speaker. So, yung interview kay Cayetano, sinabi niya na, o sige, ganito, ganyan, o sige, ganyan, ganyan. Okay, that is also a form of visual media just to express his own opinion. Gusto niya ipahayag yung sarili niyang pananaw sa buhay, nararamdaman niya. Okay, that is to express opinion or point of view. Next purpose of visual media, to educate through factual content. To educate. So the first one is to express opinion. The second is to educate. What does it mean? When we say to educate, para tayo ay matuto, para magbigay ng kaalaman, to educate. Okay, may nakikita ba kayo nagpa-pump in sa Facebook para tayo ay matuto? Meron ba ganun? Yes, meron? Meron na wala? Kagaya ng ano? Can you give me an example? Ads. Na nagpa-pump in bigla sa Facebook o kaya sa Messenger? Ads po. Yes, may mga ads. Yes, thank you, anak. May mga ads. Ano pa, Gemard? May narinig ako? Ano pa? Public awareness po. Ay, public awareness. So, kailangan. Di ba may mga commercial doon na sinasabi natin na COVID-19 is blah, 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 sis, bumba. Biglang nagpa-pump in na gano'n. Ah, sasabihin mo, ah, ang galing. Ganun pala yan. Na? Kahit sa Facebook, may biglang pumapasok. Ay, ang galing. Kahit di mo naman sinasadyang i-search, bigla na lang papasok siya, no? Just to educate. Next purpose, to persuade viewers and listeners to buy product or think certain way. Okay, pag sinabi natin persuade, i-engganyuhin ka niya. Hihikayatin ka niya para bilhin yung product niya. Ano yung mostly nagpa-pump in sa Facebook o sa Messenger na to persuade? Ano yung gusto niyang bilhin natin na product? Yung madalas. Shopee.
Yes, very good. Sa sa pi 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 pi. Ah, ganon. Ala mi 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 mi. Ah, alam ko yan. May isa pa. Yung katunggali ng Shopee. Lazada, ma'am. Lazada, ma'am. Yes, yung Lazada, no? Bigla na lang pagpapump in niya kasi gusto kanyang i-invite. Gusto niyang i-persuade ka, i-motivate ka na pumunta ka sa aming channel, puntahan mo yung Shopee or Lazada para pumili. Kasi last time nga yung 1010, di ba pin-remote nila yung 1010? October 10, tama na ako. Kasi marami daw sale. Kamusta naman? Hindi naman masyadong sale. Wala nga akong free voucher. Nakakainis. Nag-shopping pa naman ako. Wala naman akong voucher. Oo. Puro add to cart, add to cart, add to cart. Magkano ang ano niyan? Delivery. Mahal-mahal, no? Kala ko pa naman libre. Free shipping. Yung pala. Okay, next po. And then the last purpose is to entertain an audience. Wala lang. Para lang mapasaya tayo. Okay, nakakita ba kayo nun? Example. Bigyan mo ako ng example na para lang to entertain tayo. Nakakatawa, nakakaiyak. Bigla lang gano'n. Thank you, ma'am. Yung alin? Ito po. Commercial po. Ayan, yung TikTok. Diba? To entertain lang an audience. Ano pa? Bukod sa TikTok. Meron pa ba? Meron pa ba? Diba? Movies. Ha? Oo. Video game. Yes po. YouTube po. Yes, YouTube is also an example of yung purpose nilang to entertain an audience. Okay, now let's move on to activity 1.1. Its purpose. Okay, meron na? May sagot na kayo dyan? Sige. Yes, hanapin nyo na sa module nyo. Kung mapapansin nyo yung module nyo, liko-liko, no? Iba-iba yung pagkaka-stapler. Tama ba? Oo. Gulo-gulo, no? Ano po? Malabo po. Oo, malabo. Kaya nga sinend ko dun sa video, nandoon na sa video yung content nito. Kaya kung may rumble-rumble, i-correct nyo na lang po ako kung mali ako, ha? Okay po. Sino pinanood ko ngayon? Ba naman tong module? Gulo-gulo naman pagkakalagay. Tapos labo-labo. No? Parang buhok lang, gulo-gulo. Gulo-gulo, mugil. Okay, number one. What is the purpose? Number si one, po, ma'am, si. Si, what is si. That? To? Tignan mo na, saan na ba yun? To? Yes. To persuade. What? Yes, to persuade. Thank you. Number one, si. Number two. Number two. Tsekan nyo na yung papel nyo, ha? Number two, ano yung nasa picture? Ano yan? Lenovo? Ano yan? Number two, what's your answer? Sige, baka mali si teacher. Ano pa? B. B, to educate. Number two, B. Again, number one, C. Number two, B, to educate. Number three. Number D is to entertain. Very good. Letter D. Next, number four. What's that? Number four is interview. A. To express opinion. Oh, pag may ini-interview, malamang yan. Gusto niya express yung opinion niya or point of view. Number four is letter A. And number five? Letter D. To entertain. Laro yan, diba? Laro? Okay, who got five? Lagyan nyo na ng score. Yes, who got five? Very good. Very good, anak. Very good. Those who got five, you are very good. Those who got four, you are also very good. Pag three na, good na lang. Pero dapat perfect yun na yan eh. Kasi pinakita na yan sa video. Next, let's move on to activity 1.2. Tinan mo, Julie. 1.2. So, ano ba yan? Ipat na natin sa 1.2. Yun na ba? Ayun. Yung meron dalawang image. Okay po.
Kita yan. And then sabi doon, okay, what do you think is happening in the picture? What do you think is the purpose of the picture? Okay. Letter A, what is happening in the picture? Pinakita yan doon sa video. Ano bang ginagawa niya? No hand. Ano yung pinapakita ng picture, children? Nag? Tatanim. Yes, very good. Nagtatanim siya. So what do you think is the purpose of showing that image? Educate po, ma'am. To educate. Very good. Pwedeng to educate. Pwedeng sabihin to. Here's how to plant a tree. First, you have to dig a soil and then you put on the seeds and then you water the seeds. And then after 2 weeks or 1 week, oh, 1 to 2 weeks, parang ganon. So letter A is to educate. So pwedeng ganon. Planting trees. Okay po. Dapat ganun yung sagot nyo, ha? Letter B. What do you think is happening in the picture? What? A picture of? Family. Family po. Family. Yes, a picture of a family. Maybe they are... They went to the park. Maybe they went to the park, no? So what do you think is the purpose of that image or the purpose of that picture? Two? What do you think, Johan? Ano sa panagin mo ba itong larawan na yan? Ang opinion. Values. So, pwede rin, pwedeng to express own opinions, pwede nilang sabihin, ganito magkaroon ng masayang pamilya. Pwedeng ganon. Another purpose. Family values. Okay po, pwedeng to educate na siya. Kasi gusto niya pakita yung family values. Another pwede niyang purpose. Entertain. Entertain. Pwede din. Oo, kasi pinapakita nila yung scene, yung scenario kung nasaan sila. Oo, pumunta silang Baguio. Ayan. Just to entertain the audience. Ay, ang galing. Pumunta silang Baguio. Sabi. Pwede rin to persuade. Kasi pinapakita yung nila. Entertain. Yes, pwede to entertain. And to persuade. Bahala kayo. It's up to you. Kasi pwedeng iba-iba yung sagot ninyo dyan. Okay po, dun yung nalaisin sa let's move on to 1.3. Yung 1.3, choose your own picture which may be photograph, a movie or game, advertisement, a chart, or bahala kayo kung ano yung ibibigit ko dyan. What is, pwede nyo i-describe ano yung meron dun sa picture na dinikit nyo and then what's the purpose of pasting that image. Okay po, nagawa nyo na ba? Sino nakagawa na sa 1.3? Hindi pa po. Hindi pa. O sige, kung walang magupit na picture nyo, sige, pwede kayo magupit sa newspaper, sa magazine, it's up to you. Tapos maglagay lang kayo doon ng anong meron doon sa image na yon. And then, what's the purpose of having that? Okay po? Kuha na lang kayo ng okay po. Sa module nyo. Okay po, para hindi kayo mahirapan mag-isip ng word. Ano nga sabi ni teacher? Oo. Doon kayo sa module maganap ng mga wording. Okay po, any answer is correct. Walang maling sagot dyan. Gets niya si teacher? Yes po, ma'am. Okay po. Next, let's move on to remember. Sige, third model to remember. Remember, visual media means all the practice in the process of learning that can be enjoyed through the eye senses. Kaya nga po, visual. Kasi it is perceived by using our eyes. Okay po, nakukuha natin siya. Next, it serves different purposes like express an opinion or point of view, to educate through factual content and information, to persuade viewers, and to what? To entertain an audience. So tandaan nyo lang yung apat na yan, ha? Okay po. Tandaan nyo lang yung apat na yan para magagamit nyo para kayo ay matuto.
to learn. Hindi para magkalat ng fake news. Okay, use that for purposes para magamit ng ibang tao sa maayos na paraan natin gagamitin yung purposes na yan ng visual media. Next, let's go to, there are three types of visual media, the images, the videos, and then the infographics. Let's move on to check your understanding. Lipat nyo na yung paper nyo, yung module nyo. Right? True or false? Okay? Right? True or false? So number one, visual media help you understand the lesson more clearly. Is it true or false? True. Check. So number one is true. Number two, YouTube is one example of visual media. Is it true or false? True. True. Next, number three, all visual media have purposes. True or false? True. True. Thank you, Gia. Next, number four. Animated films are good forms of visual media. True. True or false? True. True also. True, ma'am. And last, number five, the images of the world have meanings. True or false? True. Thank you. Lahat true. Mag-tuktur ka nga lang ng ganyan. Ano ibig sabihin yan? O si Jemar. Alam ko ibig sabihin yan, Jemar. Jemar, alam ko ibig sabihin yan. Naantok ka na uli. Gusto ka na matulog. Okay po. Lagyan nyo na ng score. And then punta na tayo sa post-test. Kasi sasabihin ko pa yung inyong reflection. So let's move on to post-test. Number one, what's the answer? C. Number C. One, letter C, to persuade. Kasi gusto niya kung ano yung cellphone. Number two. A, ma'am. A, to express an opinion. Number three. B, ma'am. To educate. Saan natin madalas makita yan? Turn off your cellphone. Saan natin madalas makita yan? Children. Sa gasoline station. Am I correct? Diba? Bakit ka na yung turn off yung cellphone sa gasoline station? Para hindi? Then, sumabog. Wala sumasagot. Next, number four. What's your answer? B. Number B also. B. Educate. Kasi library yan. And last, number five is to... A. D. To entertain. Luneta Park yan, di ba? To entertain. Yes po. Hindi mo naman pwede bilihin si ano... O, diba? Unless pinopromote tourism. So number five is letter D, to entertain an audience. So got five. Dapat lahat. Julian, ilan ka ba? Jemard, five. Alexa, ilan ka? Queenie, Johan, ilan ka? Very good, five. Harry, you, ilan ka ba? Ma'am, ano po? Ano daw yan? Ano po sa hindi ko naintindihan? Naku po, good luck. Hindi mo naintindihan. As your classmate na lang. O kaya, go to every group natin. Okay po. Doon sa mga hindi nakahabol, don't worry, I'll post the answers to me. Yung favorite ma'am. Lahat. Ay, ipopost ko na lang doon. Hintayin nyo na lang ha. Para sa Friday, meron ng score yan. Kung may kapitbahay kayo, nahawak ko sa English, sabihin nyo na lang mag-check doon or help nyo na lang, ha? Help nyo na lang kasi baka wala silang cellphone, wala silang load. Okay, now let's move on to your reflection. Nakita nyo yung pinost ko doon sa Facebook, yung may puno? Okay, this is our second output in interactive English notebook.
So the first one is you're going to cut a flower and then you write the correct answer inside the flower. And then the second one, ito yung second natin, yung reflection. Tuwing may reflection, sa IEN nyo na lang isusulat. Wag na, kahit hindi na sa module, ako naman mag-check nyan. Okay po, wag nyo nang sagutan sa module yung reflection. Isulat nyo yung reflection nyo doon sa module, sa IEN. Okay, for this second output, yung reflection nyo sa English, cut kayo ng 3 using colored paper, cut kayo ng 3, tapos mag-cut din ng bunga. Whatever fruit is that, whatever you want, whatever fruit you want, ano ba, mango, banana, what else? Orange, apple, cut kayo ganyan sa colored paper, tapos sa loob ng fruit, doon yung sulat yung tamang sagot. Okay po? Nag-gets nyo ba yun? May I see your thumbs up kung nag-gets nyo? Teacher, si Christine, thank you anak. Gia, Julian, Jemar, thank you. Thank you, Carbo. What's your name anak? What's your name? Carbo. John Cyrus, ma'am. John Cyrus. Nag-gets mo ba yung sinabi ko? Opo. Okay po. Punta kayo sa Facebook group kapag ka may question kayo regarding with the module in week 2, i-post nyo lang doon. Okay po. I-post nyo lang doon ha, sasagutin ko. Okay po? And enjoy learning, children. Mas maganda kung kayo mismo yung nagbabasa ng module nyo. Kung may papaturo kayo kay mami, it's okay. Mas maganda nga kung nagtutulungan kayo. Pero this is si mami, this is si daddy, si mama, si papa, si tito, si tita, busy sila. Just ask Ma'am Che. Okay? Ako tanungin nyo. Okay po? Huwag kayo muna pumunta sa barangay, ha? Mamaya may pumunta sa barangay. Yung teacher ko di nagtuturo. Walang ganunan, ha? Okay po. Ito ang Facebook, doon yung i-post. May tanong po si mama. Okay po. Ma'am. Good morning, ma'am. Yes po. May tanong lang po ako regarding po sa sinabi nyo kanina. Ibig sabihin po, hindi po talaga required yung online learning. Kung hindi po talaga kaya, wala pong problema. Kasi ang mode nyo po talaga ay module. Kaya po hindi kayo binigyan ng tablet, tama ba? Ang binigyan lang ng tablet ay grade 9 hanggang grade 12. Kasi ang mode of learning ng kinder hanggang grade 8 ay modular. Ngayon, nagdadalito po kami kasi para tulong din sa inyo na mga parents. Okay po. Ibig sabihin mo, miss, sinend lang po kayong link, saka lang po kami mag-online. Yes po, yes po. Kung may sinend ako na link, okay, sige po, magkakapag-Jimmy tayo. Pero pag ganito kasi iilan lang tayo, oh. So ang ginagawa po namin, asynchronous. Magpo-post kami sa Facebook. Ngayon, yung mga pinupost naman po namin mga teacher, yung mga dinidiscuss namin during synchronous, eh, yun din po yung nakasulat sa module. Tama po? Okay. Oo. Okay. Kaya, alam mo, kasi balibaliktad nga po, tsaka kaya nalilito po sila magsagot. Opo. Okay po. So, pakikalat nyo na lang yung information na ganun. Hindi required na mag-load araw-araw para lang makapasok sa online class. Yun nga lang. Kapag-load, no? Pumunta sa Facebook kasi doon po namin ipopost lang yung lesson nyo. Doon namin sasabihin. Yes. Okay po. Salamat po sa question. Okay po. Thank you po. Alright. Any more question, children? Meron pa bang tanong? May tanong pa ba? Walay na. Yung answers key, ipopost ko sa FB group. Children, kung nahihirapan, relax. Chill-chill lang. Ha? Happy-happy lang. Okay, pagka nahihirapan na, stop na sa pagsagot. Ayoko na, my head is aching. Ganon. Charot-charot lang. Ayoko na yan. So, chill-chill lang tayo, ha? Huwag masyadong ano, baka mapraning kayo ng kakasagot sa module kasi dami-dami. Pag ayaw niyo, ayoko na yan. Naturuan na ako ni teacher. Okay na yan. Basta matuto kayo. Okay po?
That's all for today. Goodbye, children. Have a nice day. Bye. Love you all. Bye. 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 Bye.